po sa ating lahat. So andito naman po tayo ngayon para sa panibagong mga tips, tutorials at iba pang kaalaman tungkol sa ating mga motor. Kung nakita nyo po kanina, bigla pong tumigil yung motor ko. Tumirig po itong Kawasaki Fury ko habang nagdadrive ako dito pa uwi sa bahay. So kung halimbawa na lang ganun po yung mangyari sa inyo, bigla pong tumigil yung motor nyo sa daan, or halimbawa na lang ganun, biglang huminto, wala po kayong ibang magawa kundi ayusin. So bibigyan ko po kayo ngayon ng mga tutorials or tips kung paano ayusin natin yung ating motor para hindi na tayo magtulak o pumunta pa sa ibang mekaniko. So ito po ang ating troubleshooting. So tuturuan ko po kayo kung paano mag-troubleshoot ng ating motor kung halimbawa man lang ay hindi nyo napapaandar kahit anong tulak, kahit anong galaw nyo, hindi nyo mapandar yung motor. So tuturuan ko po kayo ngayon kung paano ayusin ang ating tumirik na motor. So bago po yun, kapag nangyari ganun, halimbawa yung motor nyo ay semi-automatic, ibig sabihin yung mga may cambio pero walang hand clutch. So in case pong tumigil, nasa takbo kayong mabilis, nasa meron yung mga nasa 70 or 90 kayo, tapos biglang tumigil yung motor, so para di kayong mabangga or biglang tumigil sa gitna ng kalsada, apakan nyo po yung cambio para mag free wheel. So apakan nyo po yung cambio para mag free wheel at gumilid kayo sa kalsada. Mabuti kung naka hand clutch yung motor nyo. Kahit yan tumigil, pwede nyo hawakan yung hand clutch, tapos pwede kayong gumilid. Pero kung sa mga semi-automatic, so na nakakatakot kung ganun mangyari po. So simulan natin po. So, ang una po natin gagawin ay check po natin kung meron pang gasolina, kasi baka naman tumigil yung motor nyo kasi wala nang gasolina. So kick pala kayo ng kick, tapos yun pala walang gas. So check muna natin kung may gas ba o wala. So yun po yung pinakauna natin gagawin. So check natin kung may gas. So meron naman. So tumatalsik pa yung gas ko. So meron pang gas yung motor ko. So pangalawa, pangalawa naman po ay check po natin kung gumagana yung ating wirings. So tingnan natin kung gumagana yung ating mga ilaw, lalo na dun sa mga naka battery operated, kasi minsan yun po yung nagiging cause, kaya yung mga battery operated nababasa tapos nasisira yung wirings, kaya nagiging cause ng pagtigil. So check po natin yung ating mga ilaw, yung sa gauge natin may ilaw naman yung neutral. So check naman natin ngayon yung ating headlight kung may ilaw. So ayun, umiilaw naman po lahat, pati yung aking LED light. So gumagana naman lahat. So okay yung ating wiring, so wala tayong problema. So kasunod na i-check natin. So ayun po, gumagana naman yung ating wirings. Ayun po. So ano pa kaya yung iba nating pwede pang i-check, kasi okay naman yung ating carburetor. Malinis naman. Madumi lang tong makina ng Fury ko kasi binaha sa amin, di pa ako nakapaglinis. So marami pang mga duming kumapit eh. So tinatamad pa akong mag-washing. So ano pa yung iba ating check? So last, check natin po kung may kuryente yung ating spark plug. So galing yan sa CDI. Kapag mayroon yung kuryente, ibig sabihin okay yung CDI natin. Wala na tayo yung i-check. Kaya dito tayo kailangang mag-check kung may dumadaloy bang kuryente o wala. So ito po, itong wire na to. Ito yung ignition, sa wire ng ignition coil. So tanggalin lang po natin. So tanggalin lang po natin yung ating itong wire na to. So medyo madali lang pagtanggalin ito. So makikita nyo na yung spark plug. So kapag nakita nyo yung spark plug, kailangan nyo ng tools.
So kapag bumili ka ng motor, may mga libre yung tools. So ito po yung ginagamit. So yan, ito po ang ginagamit para pang-boss ng spark plug. So kung standard pa yung size, kasya to. Tapos ako, gumagamit ako nitong size 14, size 17 o 13, size 17. So ang ginagawa ko, ganyan. Tapos ito ang pinang-pipihit ko para matanggal yung spark plug. So tanggalin po natin yung spark plug, pasok nyo lang. Tapos take note pala, huwag kayong magtatanggal ng spark plug kapag mainit yung makina. Kasi yun yung nagiging cause kaya nalulustred yung spark plug. So kapag tumigil pa, lamigin nyo muna mga 5 to 10 minutes bagong tanggalin yung spark plug. So ito, pinalamig ko na. Tanggalin natin yung spark plug. So ang pagpihit po nito, counterclockwise. So counterclockwise. So hindi ko yan inigpitan para madali lang matanggal. So natanggal na po natin. So ayan po, kung makikita nyo, medyo lean yung ating spark plug. Ibig sabihin, kulang yan sa hangin. So try natin kung may kuryente. Ipasok nyo lang po dun sa may lalagyan dito sa may wire ng ignition coil. Pasok nyo itong spark plug. So yan. Tapos itapat nyo dito sa bakal. Sa any part dito sa LED, itapat nyo sa bakal. Tapos kick nyo. So may lumagatik, ibig sabihin meron niyang kuryente kapag may lumagatik. So ito, may pumipitik kung makikita nyo dito sa video. Ang lakas ng kuryente. So may pumipitik. Ibig sabihin, okay naman yung kuryente. So yung minsan, yung iba, yung spark plug, yung dahilan kaya sira, hindi na paandar kasi yung spark plug nila busted na or hindi na pwedeng gumana. So sa akin, okay pa. So ibabalik ko po. Clockwise yung pagbalik. Huwag nyo lang masyadong higpitan, yung tama lang, kasi kayo rin mahirapan pag magtatanggal nyo. Balik nyo yung wire. So okay na. So ayun po, mandal na po siya. Thanks God. Kapag po ganun yung nangyari sa ating motor, siguraduhin natin meron tayong daladalang mga tools palagi sa ating U-Box para kahit anong mangyari, meron tayong pwedeng gamitin. Ano nga ba yung mga dapat kailangan nating tools? Subuksan natin ating U-Box. So medyo madumi po yung aking U-Box. So kailangan meron kayo palaging dalang screwdriver. Dalawa yan, may Phillips tapos yung flat screw. Nababaliktad po yan, oh. Tapos yung ginamit ko kanina, yung pangtanggal ng spark plug. Tapos to, pang bukas, yung 17 ginamit ko sa pantanggal ng spark plug. Tapos yung 14, marami pang paggamitan. So meron din ako dito ng Allen screw. Hindi Allen wrench pala. Tapos 10mm 12, yan ang kami yung ginagamit. So pag meron kayong ganyang tools, pwede nyong maayos yung motor nyo kapag tumirik.
So yun lang po. Salamat.